Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Janelyn May A. Lopio, nag-aaral sa Sir Gaudel Sur State University, kasalukuyang kumukuha ng kursong Bachelier sa Sekundaryang Edukasyon Medyor ng Filipino. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo ang aking pagpapakitang turo. Ito po ang aking banghay aralin. Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo ngayong araw? Mabuti! Pero bago ang lahat, magsitayo muna ang lahat dahil tayo ay mananalangin. Pangunahan mo, binibining umba. Magsiupo na ang lahat. Ngayon, sino ang lumiban sa ating klase? Estrada. Si Estrada. Si Panit. Panit. Okay, ngayon, bago natin simulan ang ating aralin, ipapaliwanag ko muna ang ating layunin. Naibibigay ang kahulugan ng pambansang pamahalaan na ipapaliwanag ang kahalagahan ng pambansang pamahalaan at napapahalagahan ang tungkulin at mga gawain ng pamahalaan na nakatutulong sa pagpapaunlad ng lipunan at ekonomiya ng bansa. Bata, ano bang pinag-aralan natin kahapon? Pinag-aralan natin kahapon na tungkol sa kultura. Ang pinag-aralan natin kahapon ay tungkol sa kultura. Ano ba ang kultura? Mindanao. Kultura ay isang tradisyon o kasanayan. Tama po. Sino sa inyo ang makapagbibigay ng halimbawa ng mga kultura ng Pilipino? Marbani. Kasal, binyag, Pasko, pagsisimba. Mahusay. Ngayon, maglalaro tayo na hulaan mo ako. Ipapakita ko sa screen ang mga larawan at huhulaan nyo kung sino siya. Una, kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas. Larong. Emilio Aguinaldo. Tama. Siya si Emilio Aguinaldo. Pangalawa, Pangulong tinaguriang ina ng demokrasya. Tare. Corazon C. Aquino. Mahusay si Corazon C. Aquino. Pangatlo. Okay, Longboy. Ikasampung Pangulo ng Pilipinas. Ferdinand E. Marcos. Tama. Si Ferdinand E. Marcos. Panghuli. Kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Sino mga bata? Rodrigo Roa Duterte. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Aking pinakitang larawan ay may kaugnayan sa ating paksa ngayong araw. Ngayon, pansinin ang larawan. Ano ang pinakita ng larawan? Bahay, pagamutan, edukasyon, pulisya. Bahay, pagamutan, edukasyon, pulisya, biktima ng kalamidad. Sa inyong palagay, sino ang nagkakaloob nito sa ating bayan? Pamahalaan! Tama! Ang ating paksang tatalakayin ngayon ay ang pamahalaan ng Pilipinas. Ito ang simbolo ng Republika ng Pilipinas. Ang tatlong bituin sa itaas ay nagsisimbolo sa tatlong malalaking lalawigan o pulo ng ating bansa. Ito ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang agila naman dito ay sumisimbolo na tayo ay naging kolonya ng mga Amerikano. At ang leon naman ay sumisimbolo na tayo ay naging kolonya ng Espanya. At itong malaking araw sa gitna naman ay sumisimbolo na tayong mga Pilipino ay malaya. At itong Republika ng Pilipinas as ang pangalan ng ating pamahalaan. Ito ay sumisimbolo o nangangahulugang tayo ay may kasarinlan, tayo ay malaya. Ang Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay demokratiko na may sistemang presidensyal. Ito ang pinamumunuan ng isang pangulo. At ang pangulo ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang pinakamataas na opisyal ng bansa. Ang pamahalaan ay isang organisasyon na daluyan ng pamahalaan at kapangyarihan ng Estado. Kilala rin ito sa tawag na gobyerno o gobyerno mula sa Espanyol na government mula sa Ingles. Ang kapangyarihan ng isang pambansang pamahalaan
ay sumasaklaw sa buong teritoryo ng Estado. Dahil ang kapangyarihan ng mamamayan ang nananaig sa isang demokratikong Estado, ang buong pamahalaan ay may absolutong pananagutan sa mamamayan. Kakaiba ito sa mga otokratikong pamamahalaan na nagpapatupad ng kapangyarihan batay sa nais ng pinuno o grupo ng mga pinuno at walang pananagutan sa mamamayan. Ngayon, may papakita akong larawan. Pag-aralan ang sinabi ng mga bata. Basahin ng lahat. Maraming serbisyo ang pamahalaan sa atin. Libre edukasyon. Pangalawa. Basahin mo, Mantika. May mga batas na ipinatupad upang mapangalagaan ang kapayapaan at kaayusan. Pangatlo. Azarcon, pakibasa. Kung ikaw ay may kasumay manananggol na ibinibigay kung wala kang pambayad, may mga proyekto rin ang pamahalaan. Maraming salamat. Pang-apat. Basahin ng lahat. Ay inilunsad ding iba pang programa tulad Linis Ganda para sa kalinisan ng kapaligiran. Bantay Bata. At ngayon? Ano ang kahulugan ng pamahalaan? Pamahalaan ay isang organisasyon na... Tama! Sino sa inyo ang makapagbibigay ng mga bagay na ginawa ng ating pamahalaan lalo na ngayon sa ating sitwasyon na may pandemic? Sagdol! Pabahay, paggamutan, edukasyon. Tama! Lahat ba talaga ng ang bawat bansa ay may pamahalaan? Bakit? Mahusay mga bata. Ito naman, bibigyan ko kayo ng pangkatang gawain. Ihanda ang sarili dahil hatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Pangkat isa, pangkat dalawa. Tingnan ang diagram, isulat sa loob ng bilog ang kahalagahan at kahulugan ng pamahalaan. Kagaya nito. Bibigyan ko kayo ng 15 minuto upang magawa ang gawain. Ay mga bata, ngayon naman kumuha ng papel at ballpen at isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto o 10 minuto upang matapos ang pagtatayang ito. Una, pangalawa, pang-tatlo at pang-apat, pang-lima, ipasa sa harapan ang papel. Ngayon naman, para sa inyong takdang aralin, isulat ito sa inyong kwaderno. Ano-anong paglilingkod ng pamahalaan ang tinatamasa ng mga tao? Naisulat na ba sa inyong kwaderno? Opo, binibinilopyo. Mahusay. Tayo ang lahat. Hanggang dito na lang muna ang ating aralin. Paalam ako at maraming salamat, binibinilopyo.